97.5 DYFE, unang tugon ng pamayanan, Tacloban City. 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ipinapahayag si Kristo sa ating mundo. Ikaw ay Diyos. 11:01 in the morning. Pagtuturong may kahusayan at sigla. Linangin ang iyong kaalaman at kakayahan sa pagtuturo. Humugot ng lakas at motibasyon sa pag-abot sa mag-aaral. Maging inspiradong guro kasama sina Teacher Zaisel Mike at Teacher Gretchen Nokos. Kamusta po ang inyong exam? Kamusta ang first session natin? Nakakatuwa na na-excite kayo. Parang may nag-comment dito, walang audio, Sir June. Oo, i-adjust po natin. So hello na lang ulit. Kasi hindi ako narinig kanina. So hello na lang po ulit kasi wala daw akong audio kanina. Please comment, saan po kayo nanonood? Where are you watching from? Okay? Tapos, ngayong araw po, we're going to have our second session. Napakaganda po ng session natin today. Kaya huwag nyo pong imimiss. At saka yung ating mga keywords, huwag nyo rin pong imimiss ang ating mga keyword. Importante po yon. We're going to be giving you two keywords today. The first keyword will give a little later and then another one a little later, no? So hahatiin po natin yung keywords natin. So makinig po ng keywords. Hello po, no, from Palawan, Division of Palawan. Hello, ma'am, from Hagonoy East District. Si Ma'am Jesslyn Legazpi. Hello, watching from Surigao del Sur. Si Ma'am Roselle Klase. Oh, yeah. Ang dami na pong online, no? So, hello po sa inyong lahat. So, in a little while, mag-uumpisa na po tayo. If meron din po kaming mga importanteng i-announce. Kasi alam namin na meron sa inyo na problema, may mali sa pangalan ng certificate. Meron pong na time out, na expire ang kanilang mga link. So we listen to you, we read all of your comments, so wag po kayong mag-alala. I-address po natin yan at the end of the show. Okay? So makinig lang po kayo. So siguro, let's go through ano na, no? Let's go through makapag-umpisa na po tayo, no? So let's pause for a prayer. Mag-uumpisa po tayo lagi with a prayer. Tayo pong lahat ay pumikit, manalangin at magtiwala po sa katagumpayan ng ating gawain ngayong umaga. Let's all pray. Panginoon, magandang umaga po. Kami po ay na-excite, kami po ay natutuwa sa mga bagong kaalaman na ipagkakaloob niyo po sa amin ngayong umaga sa pamamagitan po ng aming speaker. Lord, patuloy po kaming nananalangin na ipagkaloob niyo po ang pangangailangan ng bawat isa ngayong umaga mula po sa stable na internet connection, sa amin pong uninterrupted power supply, at higit po sa lahat ang kahandaan ng aming puso at isipan na tumanggap ng mga kaalaman, maybe corrections on our previous actions, previous kinagawian na naming gawin,
Lord, please help us. We humble ourselves to you, Lord. Kasi po kayo lang po ang makakapagdulot nito sa amin ng kaalaman na hinding-hindi po mapapantayan ng kahit na anong bagay po sa mundong ito. Thank you, Lord. Ikaw po ang mauna, ikaw po ang manguna sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, hello, Ma'am Gretchen! Hello po! Ipapatugtog tayo kay Ma'am Gretchen, di ba? Bago tayo mag-umpisa. Patugtog na natin yung ipapatugtog natin para kay Ma'am Gretchen. Kasi po, kung hindi nyo po alam, nag-birthday po si Ma'am Gretchen! Si Ma'am Gretchen po ay 24, Ma'am Gretchen. Ay, wow! Tama? 30. Hindi yung edad mo, yung ay, 24. Araw. Ay, yung 24 po. Ay, sabi, di ko na sana sinabi. Nahalata tuloy, nalaman tuloy. Nag-birthday po si Ma'am Gretchen last June 24. Yeah. At kailangan natin siyang kantahan. Happy birthday hello to you. Thank diba? You po. So, nag-birthday po si Ma'am Gretchen. Salamat po. So, batin niyo si Ma'am Gretchen na happy birthday, no? Siguro introduce ko na pa, no? Umpisa na po tayo. Mag-umpisa na tayo. Bago tayo mag-umpisa, ibibigay namin ang unang keyword. Ang unang keyword po ay Gretchen. Ay! Capital G. Okay? Capital G. Wala po magko-comment ha ng keyword. Bawal i-comment ang keyword. Okay? So, capital G, yan po ang una. So, we're going to give you two words. Ibibigay niyo po sa amin yung dalawang salita. No? So, magkahiwalay po siya. So, unahin natin, Gretchen. Wow. Okay? So, yan po ang una nating keyword. Walang magko-comment. Nakakatawa po yung keyword niya. Nag-take ako nung exam. Nakalimutan mo. Nabaliktad ko yung ano, yung numbers. Tapos umulit ako, nag-second time round ako ng exam. Tapos nakakatawa yung question about ano no, names natin. Oo. Tricky kasi yung spelling ko ng names. Nagbibigay si Ma'am Gretchen ng leakage, oh, 'di ba? May leakage si Ma'am Gretchen. Okay? So siguro pakikilala na namin no yung ating speaker for today. Yes. Kung ready na po kayo, makinig tayo no. Kasi meron po tayong exam ulit no at the end of the end of the session. So, ang ating pong speaker for today is currently the Director of Programming and New Media of FEBC Philippines. He also served as FEBC Philippines Managing Director. At ngayon po siya po ay host of Oras na Pilipinas on 702 DZAS sa Ortigas. Host of Times of Refreshing na ini-air po sa FEBC Cebu at dito po sa CARE 104.3 The Way FM from 3 to 5 p.m. every day, Monday to Sunday. So please let us give no at a very very warm welcome to our very generous na mag-share at very competent po na speaker, Sir Efren Paliorina and the Power of Radio. Hello. Welcome to Radio 101. Today we're talking about the power of radio. Pag radio ang binanggit natin, iba't iba ang kahulugan niyan sa iba't ibang mga henerasyon. For baby boomers like me, radio was a huge box. Hindi nga siya pang tabletop lang eh. Ang radio sa bahay namin nang ako'y lumalaki ay talagang kasing taas ko. And big console at meron siyang mga pintuan na ikinakandado ni tatay pagka ayaw niya makinig kami. Pagka dapat ay matulog na. For the Generation X, well, that generation grew up with a radio that was a little bit more portable. May radio na sa sasakyan, so radio in the car, and radio in the pocket. Pwede nang bit-bitin kasi lumiit na ang radio, di baterya na, at may transistor na. For millennials, pag sinabi mong radio, aba, yun yung bit-bit pa rin nila, yes, pero very, very mobile na siya. At for Gen Z, nako, ito ang mga teenagers ngayon, this is radio anywhere. Pag sinabing radio, aba, kahit saan, pwede ko yung mapakinggan. Kahit ano ang gamit ko, pwede ko mapakinggan ang radio na gusto ko. On demand ang kanilang ibig sabihin yan. And for the generation following the Gen Z, Generation Alpha, ito yung mga toddlers ngayon, yung mga maliliit na, na bulilit. Sila ngayon ay pagka lumaki, hindi nila maintindihan kung ano ibig sabihin ng radio.
Except what they know na itong radyong ito ay isang maliit na function na pwede sa tinatawag na Internet of Things. Lahat ng mga bagay konektado na sa pamamagitan ng internet at radyo, isa lang doon. Napaka, halos hindi nga masyadong napapansin eh. Kasi ditong Internet of Things na kinokonekta ng web technology, andyan dyan na ang balita, ang entertainment, education, pati ang iyong career, ang social life mo, travel mo, lahat ng transactions mo, nandyan dyan na. Yan ang mundo ni Generation Alpha. So, asa saan tayo ngayon? Well, alam po ninyo, marami ng pinagdaanan ng radio. Nung nagsimula ito, ay siya yung darling of the communication world. Kasi, wow, dati puro messengers lang. Dati newspaper lang. Dati ang mga kalatas, telegram lang. Tapos nagkaroon ng radio, aba, nagkaroon ng biglang pagsabog, paglaki ang potential ng pwedeng maidulot nitong bagong komunikasyon na to. Radio has endured generations and generations of technology advance. So, I call it a very enduring medium. Tingnan natin kung bakit. Well, radio is very human. Ibig sabihin, ang strength ng radio ay nandoon sa the fact that it takes people to make it work, and then it is for people. Ang nagpapatakbo nito, ang gumagamit ng radyo ay mga tao, at ang consumer nito, tao rin, hindi robot, hindi mga scanners. Ang mga taong involved dito ay very human. Therefore, may capacity ang radyo to feed our deeper needs. That's what radio does. Unlike itong mga streaming apps katulad ng Spotify, Pandora, lahat ng yan, medyo automated. Machine generated. Wala ka halos marinig na boses kundi yung music lang na gusto mo. Well, that's good for some people, and a lot of people do enjoy playlists like that, streaming, pero radio, ibang iba ito kasi merong human element doon. Number two, radio is quite simple. It is plug and play. Libre siya, wala ka na isi-set up, wala ka ng account, wala ka ng sign-in, sign-out, wala kang passwords. Radio, therefore, is very vulnerable. Dahil sobrang dali siya, pwedeng-pwede siyang magamit sa maling paraan. It can be subject to misuse or abuse. Radio is very valuable. So, depende sa gamit mo sa radio, it can bring huge value to life. In fact, it is a frontliner. At ang dala-dala niya ay critical information in a crisis. And it brings companionship whenever you need it. Frontliner talaga maituturing ang radio. And radio is adaptable. Ito pong sinasabi nating pagiging simple ng radio. It makes this medium adapt easily with other means of mass communication, katulad ng internet, katulad ng television. Radio is a survivor. Alam nyo, nung dumating yung television, sabi ng marami, wala na ang radio, lilipat na ang lahat sa TV. Hindi po nangyari. TV has developed, yes, pero ang radio just grew alongside television. And radio has also survived the internet. Ibig sabihin, Nung dumating ang TV, akala mamamatay ang radyo. Nung dumating internet, lalong wala na ang radyo. Hindi po. Akala ng marami, by this time, in the 21st century, wala ng radyo. Eh bakit nandiyan pa siya? Ang tanong, will radio survive future technologies? Ano ba yung mga future technology sa communication? Well, think augmented reality. Pokemon Go, augmented yan. At iba't ibang mga uri ng technology ngayon. Napakahalimbawa, napaharap ka sa isang restaurant at meron kang gadget that can give you the data about that restaurant. Right then and there, hindi mo na kailangan pumasok, kita mo na yung menu niya. Nakatingin ka pa lang sa restaurant and you position your phone para makita kung ano yung restaurant na yun. Augmented reality. As you walk by, you get the data related to
to that physical environment. People will not have to wait very long to find out kung magsusurvive pa nga ang radio sa advance ng technology na dumarating sa atin. Ito ang sabi sa isang article na kinabasa recently. In the distant future, we may be able to communicate by sending our thoughts through a network directly into someone else's brain. We are decades away from such technology, but scientists are working on creating brain-computer interfaces that allow people to transmit thoughts directly to a computer. Well, we don't know if that will ever happen, but certainly alam nating merong capacity ang ating mga eksperto sa bagay na yan, ang ating mga scientists at mga inventors para gumawa ng ganyang uri ng komunikasyon. From one brain to the other, without people having to talk. Well, bakit kailangan natin pag-usapan ang radio? Well, simply because ang communication is part of the way God designed us. At the core of God's design for human beings is the ability and the longing to communicate. And therefore, we need to really define very in simple terms what communication is. To communicate is simply to send and receive messages to create a shared experience. Madali lang magsalita, pero para ipaintindi mo yung ibig mong sabihin, well, that's something else. Ang objective ng communication is that you and the person you're talking to, you share the same experience, the same meaning, the same thought, the same idea. Hindi yung paglumabas sa bibig mo, ang isang bagay, ang dating sa kanya ay completely the opposite or something changed. So ang kailangan natin ay makita na ang komunikasyon ay isang process by which something in my head, in my heart, in my entire being is communicated to another person using some means or some channel or some tools para yung nararamdaman ko, naiisip ko, ay maiparating ko dun sa isang tao. Siya naman, without any filters, ay dapat maintindihan niya yung sinasabi ko. Obviously, dito pumapasok yung misinterpretation, loss in translation, miscommunication, pero bahagi yan ng mga pinag-uusapan pagdating sa pag-aaral natin ng the process of communication. Papakita ko sa inyo yung itsura ng what happens in communication. It's a very basic model, and some of you have seen this, but let me just go back to it as a refresher, as a review. In communication, there is a sender, somebody that has a message. And that message is clear to the sender. Alam niya kung ano ang gusto niyang sabihin. Sasabihin niya yon. Isusulat niya yon or ipaparating niya yon in whatever form he or she decides. Gagamit siya ng isang paraan, like a channel. Gagamit siya ng pagsulat, i-email siya, mag-text siya, tatawag sa telepono, or makikipag-usap ng harapan. Whatever that channel is, kailangan yon doon sa communication process. Tapos, yung message niya ay matatanggap ng receiver after nang dumaan yon doon sa channel. Yung receiver naman, ina-assume ni sender na pareho ang pagkakaintindi. Whether pareho o hindi, the communication loop is complete pagka nagkaroon na ng feedback mula doon sa receiver para i-communicate naman doon sa sender. All of this happens in an environment. Meaning, hindi ito nangyayari sa isang vacuum. Maraming mga factors na nakaka-epekto sa communication. Nandiyan dyan yung time of day, yung kondisyon ng mga nag-uusap, yung relationship nila, yung pagkakagamit ng lengguahe, yung noise, yung interruptions, yung distractions. Habang yung channel ay nandiyan dyan, baka yung channel mismo ang faulty. Baka yung sulat hindi dumating on time. Yung email hindi nabasa dahil na-corrupt. Yung ginagamit na telepono,
distorted ang linya, maingay. So, hindi nakakarating ng maliwanag. So, all kinds of noise, they get in the way. Minsan naman, malinaw na malinaw yung naririnig, pero yung pagkakaintindi ay hindi. Because of another kind of noise, psychological, emotional noise. Katulad ng may galit ka, no? Yung tono ng boses mo, hindi ko gusto. So, nadidistort na yung mensahe dahil doon na. So, the original message does not get to the receiver in the way that was intended. So, itong loop na ito, the sender sending a message through a channel received by a receiver who is able to complete the loop with a feedback. So, yan ang nangyayari tuwing tayo ay nag-uusap, personal, ito yung mga the way communication has evolved throughout the ages, hindi lang throughout the years, hindi lang throughout the generations, but throughout the ages. Una, ang communication ay personal, one-on-one. Isang tao, kausap ang isa pang tao. And then, nag-evolve siya, at ito ay nagkaroon ng element ng one-to-many. Ibig sabihin, isang tao, marami na ang kausap. Isang manunulat, babasahin ang kanyang sinulat ng marami. That's mass media. Isang broadcaster, magsasalita sa mikropono, itatransmit sa radio, maririnig ng maraming listeners. Isang umaawit sa telebisyon, mapapanood ang kanyang awitin at napine-perform niya ng marami sa audience. So that's mass media. And then ang evolution has moved on to many-to-many. This level of communication is where we are at present, many-to-many. Ibig sabihin, social media na yan. Yung dati ay nakikinig lang, dati ay receiver lang ng message, sila ngayon ay nagsasalita na rin at nag-uusap among themselves. In other words, the audience has become creators of messages themselves. Hindi na sila nakikinig lang, nagko-consume ng messages, sila ay nakikreate na ng mga messages. At ang pag-uusap ay hindi lang nanggagaling sa isang tao, katulad ng isang teacher sa classroom, pero nanggagaling na sa maraming mga miyembro ng community na yon. That's how communication has evolved, and that's where we are right now. Communication, conversations, interactions are happening constantly throughout the world, and using many, many different channels. Pero ang basic noon, mayroong isang nagsasalita, may mensahe siyang pinapadala sa isang channel na naririnig ng isang receiver na siya namang nagbibigay ng feedback din. And then, again and again, umiikot yan, the receiver now becomes the sender who himself has a message of their own. Well, sa araw-araw nating pakikipag-communicate, hindi natin kalilimutan siyempre the fact na yung ating person-to-person na communication ay isa sa pinaka mataas ang percentage. Much of our communication from day to day is personal, face-to-face. Nakikipag-usap tayo. Kahit na yan ay sa telepono, pero yan ay direct, pagka ito ay face-to-face na sinabi, meron kang kaharap. Okay? Pagka gumamit ka na ng isang tool katulad ng telepono, katulad ng print, yung gusto mong sabihin eh pinrint mo, pinublish mo, nilagay mo sa isang magazine. So yung iyong message pinadaan muna sa isang channel bago nakarating sa iyong gustong makarinig nito. And then yung airwaves, syempre, isa 'yon sa medium na ginagamit para dito. Marami rin, katulad ng outdoor advertising, communication yan. Pagka tayo ay lumalabas, lagi natin nakikita ang mga bagay na nakapaskel sa iba't ibang mga lugar, advertising certain things. By this, by that, offering all kinds of messages, out of home communication ang tawag dyan. So, advertising does that a lot. So, yung personal communication ay nadadagdagan ngayon ng gamit ng iba't ibang tools. Katulad nga ng printing,
publishing, broadcasting, and outdoor means. Pero ngayon, nadagdagan pa ng virtual forms of communication. Kahit hindi kayo magkaharap, pwede kayong magkita. Alam naman natin na gamit ang internet technology, ay pwedeng-pwedeng mag-usap ang mga tao as if personal na magkaharap. Marami ang nagsasabing, well, video conferencing yan, pinag-uusapan natin. O kaya nag-FaceTime kayo, no? Nag-video chat kayo, no? Okay yun. Yun ang madalas nating ginagawa ngayon. Pero it's interesting na it remains to be a very present gap na mayroong kaibahan ang personal face-to-face communication in person at saka itong virtual communication. Kahit na magkaharap kayo, parang magkaharap kayo, pero actually hindi. So, ngayon, virtual ang ginagawa natin pag-uusap. I'm talking to you using technology. I have used technology so that yung message na gusto kong iparating sa inyo ay makarating sa inyo. Parang personal. Pero actually, hindi. This is not just, it is not face-to-face. It is, yes, mediated gamit ang internet technology, pero it's virtual. It's something na hindi real-time kasi ito ay inire-record ko at ang time ng inyong pakikinig at panonood ay hindi sabay ng kung kailan ko ito nire-record. So, and then also there's on-demand communication, meaning pwede ninyong balikan itong recording na ito anytime. Kahit na tulog ako, kahit tapos na ako ng tapos na ako magsalita, pwede ninyong i-replay ito as if I was there again talking to you. That's the nature of virtual communication. Ibang-iba sa personal, ano, yung face-to-face. Puntahan na natin ang radio. At bago natin pag-usapan ng the power of radio, gusto ko munang ma-realize natin iba't iba ang mukha ng radio. Merong analog radio, may digital radio. Itong analog ay yung may radyo ka lang na binili sa hardware store o meron kang radyo sa inyong sasakyan o merong radyo na kinagisnan mo na nung ikay pinanganak, may radyo kayo sa bahay. Analog yon. Very basic, very traditional. Then there's digital radio. Ang digital radio ay may kapasidad para along with the radio, with the audio na inyong naririnig, ay meron ding data katulad ng sino ba itong nagsasalita? Ano yung music na akin napapakinggan? Sino ang composer niyan? Sino yung singer, yung performer? Kailan niyan ni-recording? Kano katagal? Ilang minuto itong kantang ito? Ito ba ay nakaschedule na marinig ko uli? So yung kanong klaseng data ay nakapaloob sa digital broadcasts para malaman natin ang dagdag pang mga impormasyon na tungkol sa broadcast. Doon sa analog, walang ganyan. Yung radio is, of course, audio only. Ito'y very much for personal consumption, for home consumption or community. Pero ngayon, meron ng visual radio. O radio, pero nadagdagan ng camera. Aba, ito yung pinapakita natin kaninang very adaptable ang radio. Pwede siya makikonnect. Radio ka, pero parang sa FEBC, radio TV, nagkaroon ng ability to show the face of the radio broadcaster. So, visual radio ang tawag doon na. Ang mobile radio ay very portable. Ito yung naka-pre-install sa mga sasakyan, sa iba't ibang lugar. Pero naka-pre-install din ito sa mga smartphones. Like I said, ang mga millennials ngayon, sanay na na ang kanilang smartphone, meron ng FM radio automatically. Ando doon na yun na kahit wala kang app na i-install, meron ng capability ang smartphone para ikaw ay makapakinig ng FM radio. Of course, hindi lahat ng operating systems ay mayroong ganyan. Mga Android lang. Ang social radio is another.
Social radio is where yung pagka nakikinig ka, meron kang ability to react, to respond. Pwede kang magsabing, I like that. Can I request that? I like the news item. Where can I find the rest of the story? Pwede kang mag-interact. Gamit ang social media. And of course, there's streaming radio. Itong streaming radio is something that you create yourself. Ito ay sunod-sunod na mga kanta na pinili mo at yan ang gusto mo. At para kang nagkaroon ng sarili mong radio station, ikaw ang bumuo ng listahan ng music na gusto mo, paborito mo. At ang sabi ni iba, radio ba yan? Hindi, ang radio dapat may tao. Okay. Well, some people call it streaming radio, and that's one type of radio. Sa mga radio stations, radio broadcasts, very important na ma-distinguish natin yung dalawang uri, yung AM and FM station. Ang AM radio stations ay may mas mabababang mga frequencies. At ang FM stations, mas mataas ang radio frequency. Yan, medyo technical na yan. Pero itong reach, yung naaabot ng AM radio, by the nature of its technology, ay mas malayo. Yung kasing lumalabas mula sa transmitter, mula sa antenna ng isang AM radio station, ay pwedeng gumapang sa lupa. Nagro-roll siya, tawag ground wave. Sinusundan niya yung contour ng lupa. At ang FM naman, ang transmitter nito, ang transmissions nito, ay line of sight. Ibig sabihin, mula doon sa antenna ng FM radio station, papunta sa receiver, meaning yung radio, yung FM radio ninyo, ay dapat walang nakaharang. Kung meron man, dapat may reflection na pwedeng umabot sa radio receiver para makarating yung signal. So, pagka direct na line of sight from the transmitter, from the antenna to the radio set, kung walang harang doon, malinaw na malinaw yon. Pero ang reach niya, hindi kasing layo. Mas maikli, mas malapit yung naaabot na signal ng FM. Ang advantage naman niyan ay yung quality niya ay mas mataas. Very appropriate siya for music and for the kind of receiver na talagang capable na mag-produce, mag-reproduce ng quality na yan. Depende sa gusto ng listener. Ang suitability naman, ibig sabihin, pagka ang AM radio ang ginagamit, madalas na format ng program dyan ay mga talk shows, mga discussions, balita, information. Pero pagdating sa music, other forms of entertainment, mas ginagamit yan sa FM stations. Yan ang traditional na gamit. These days, nawala na yung traditional distinction na yun. Kaya ang radio station ng FEBC sa Legazpi City ay isang FM station. At ito ay 104.3 MHz. At ang kanyang programming ay hindi music, pero primarily it's a talk format radio. Dahil nga sa binubuwag na yung mga dating mga distinctions sa gamit ng radio formats na ito. Bakit natin kailangan maintindihan ang powers ng radio? Kung kayo ay nag-iisip na gumamit ng radio para sa inyong message, para sa inyong pagtuturo, para sa inyong advokasya, at kung ano man ang gusto ninyong iparating sa inyong audience na gustong maabot, well, know this, that radio is a very personal medium. Number one yan lagi. Radio is a very, very personal medium. Oo, pantenga lang siya, but it is for the heart. Yes, it is for the ears only, but it is for the heart also. Importante yan. Kasi nagsasalita ka, nakaka-create ka ng relationship with the audience. Okay? Number two,
Radio is very immediate. Ibig sabihin, it's always present. Madali siyang i-set up, madali siyang makapagparating sa inyo ng mensahe. Pagka may news na kailangang i-communicate, nandoon siya lagi. Pagka mayroong kailangang critical information na kailangang iparating sa community, andun dyan siya. At hindi siya mahirap baguhin. That's the nature of radio. Then, the idea na pwede kang mag-ulit-ulit ng mensahe mo sa radio ay hindi siya out of place. Pwede kang magpaulit-ulit ng mensahe mo sa isang radio station, radio broadcaster. Kaya naman, maraming ang mga advertisers, abay, nagpapaulit-ulit ng kanilang mga 30-second commercials. Kaya tuloy na memorize na ng mga tao yung mga kanta, yung mga jingles, yung mga taglines na memorize na kasi paulit-ulit. One of the strengths of radio is kahit na halos hindi siya iniintindi pagka naka-on yung radio, sa paulit-ulit naman ng mensahe, whether yan ay canned program, isang advertisement yan, o isang announcer na paulit-ulit niyang nire-remind ang mga tao na mag-ingat, mag-face mask, mag-physical distancing, that creates recall. Strength yan ng radio. And then of course, strength ng radio ay yung ability to connect. Number one step sa pag-broadcast o pag-communicate, you want to establish a connection. That's equal to engagement. Kung wala yung connection na yun, nako, wala kang silbi, wala kang relevance sa audience mo. Then of course, radio is very powerful because people can take radio with them. So it's very portable. At very affordable din siya. Hindi siya kasing laking gastos i-operate as a network. Mas malaki syempre ang gastos sa television. And for the listener, radio sets are cheaper than television sets. And of course, very unobtrusive. Hindi siya nangihimasok sa iyong ginagawa. Pwede siyang nadyan lang. Pwede siyang naka-on lang at hindi siya nagde-demand na bigyan mo ako ng time, tumingin ka sa akin sa radio set. Hindi. It's very unobtrusive. You can just turn it on, leave it on, and just go about your whatever you're doing. In fact, pwede kang magpatuloy sa pag-aaral, patuloy sa pagluluto, paglilinis, pagda-drive, ano man ang ginagawa mo, basta nandiyan siya, you can treat it as if it was not there. Pero andiyan siya at gusto mong nandiyan siya. Yun yung companionship. Well, ang challenge sa radio, may strength siya, may power siya, pero meron mga challenges para sa kanya. Like I said, for the ears lang siya. Ibig sabihin, ang daling ma-distract ng tao. Kung importante yung sinasabi mo sa radio at yung listener mo ay na-distract, kasi wala siya nakikita. Ang nakita niya ay yung mga nasa harap niya personally sa bahay, sa kalye, sa kanyang paligid. Wala na. Yung naririnig lang ay nawalan na ng halaga kasi mas binigyan ng atensyon yung mga nakikita sa paligid. That's one of the disadvantage of being for the ears only. That's why, ang sabi nga radio is a blind medium because the broadcaster is blind. Hindi niya nakikita yung kausap niya. So in a way, yung because it is for the ears only, ang daling kikinig or audience kasi he's blind. Ang interaction ay mabagal kasi hindi mo alam kung naririnig ka nga . Mas lalong hindi ka makakaasa na mag-i-interact yung tao with you. Baka may tinatanong ka, baka meron kang gustong ipaisip doon sa tao. You don't get that feedback kasi ang tagal bago mag-feedback sa'yo ang tao. Minsan, hindi na nga. And permanence, wala doon. This is a challenge. Ibig sabihin, pagka nasabi mo na ang isang bagay, tapos hindi ka narinig ng listener, ano daw? Ang sabi ba niya, 10 o 20? Hindi mo makukuha yung full attention at hindi mo alam kung kailangan ulitin kuha na ba. And that's
that's where radio can be very challenging to use. Kasi once na masabi mo na at hindi mo inulit, yung listener hindi na niya mababalikan. Uy, pwede ko ba marinig uli yon? He has no way kung radio lang yan eh. Once content is aired, it's gone. Hindi katulad ng sa dyaryo. Ano nga ba yung sinasabi? Ito, babasahin ko lang uli. Okay. Audience attention. Naku, napakadaling mag-wander off ang mind ng listener mo. Katulad bang parang wallpaper ka lang eh. Hindi masyadong pinapansin. And sometimes, kasi hindi siya obtrusive, hindi siya nakikialam sa ginagawa mo, then nagkakaroon ng parang narcotic effect. Yung on and off switch, andi dyan, pagka ayaw ka na ng listener, off ka lang, wala na. And loyalty, pagka mas nagustuhan ng listener yung ibang stasyon, ang daling lumipat ng stasyon. So it's really incumbent upon the broadcaster na tatlong bagay ang lagi mong iisipin kung gagamit ka ng radio. Relevant ba ang iyong sasabihin? Kasi ito ay pangtenga lang eh. So that means yung iyong sasabihin, makakonect ka agad. Ikalawa, yung bang sasabihin mo, makakapagsimula ng isang usapan. Can it start a conversation? Yun yung engagement. Kung na-interest mo lang siya dahil naka-establish ka ng connection because interesting yung sinabi mo. Pero hanggang dun lang, wala na masyadong mangyayari. And then of course, ang gusto natin itanong ay, yung bang sasabihin mo magkakaroon ng potential impact sa kanya? Mababago ba siya? Will he see value in what you're saying? Magkakaroon ba siya ng reaction na, oo nga, tama siya. Subukan ko ngayon. Then that's a move towards change. Whatever that change na gusto mo makita sa iyong audience. So I'd like you to think based on those powers and strengths and those challenges, think about three questions. Ito yung three questions na gusto kong isipin ninyo. One, do you think, would radio continue to survive as a medium of communication in the Philippines? Given itong mga nangyayaring developments of technology, magtatagal ba ang radio? Will it continue as a viable medium of communication? What do you think? Explain. Ikalawa, sa inyong palagay, what is the best use of radio in the context of present-day realities in the Philippines? Given itong mga nangyayari sa ating paligid ngayon, ano ang gamit ng radio na angkop sa mga realidad na to? At ikatlo, kung ikaw ay magmamanage ng isang radio station, ano ang gugustuhin mong marinig ng mga tao pagka sila ay nag-tune in sa'yo? Anong klaseng mga programa? Anong klaseng mga personalities ang ilalagay mo na announcer, mga host? Ano ang gusto mo maging tunog ng iyong stasyon? The overall sound, puro music ba? Puro balita ba? Puro drama ba? Puro talakayan ba? Puro mga discussions, intriga, jokes. Ano ang gusto mo maging overall na tunog? At anong klaseng feels? Ano ang gusto mo maramdaman ng mga tao? Anong klaseng vibe ang gusto mong iparating sa radio station mong yan? Ang lahat ng yan ay pwedeng-pwede mong mapag-isipan even now as you think about whether you want to go into radio or not. At this point in your planning of your communication journey, your journey as a communicator. And that's it. I hope you found this challenging and stimulating enough. Ako po si Efren Palyurina. Maraming salamat. Anong tawag dito? The power of radio. Opo. And we are very, very lucky po today because
siya po ay makakasama natin live via Zoom. Yes. So kung meron po kayong mga tanong, kung meron po kayong gustong itanong kay Sir, this is the time na kayo po ay mag-participate, no? Meron na po kaming nakuhang ilang mga tanong and hopefully kayo din po, no, you could express na kung ano po yung gusto niyong ma-express kay Sir Efren. So we'll try to see, no, kung andito na po si Sir Efren. Diyan na po siya. Kunin lang po natin yung sound ni Sir. Mm-hmm. Hindi pa namin siya naririnig. Oh, napaka-busing tao nito ni Sir. Ayan. Hello? Good morning po, sir. Maraming salamat, sir, na kayo po ay nagpa-unlock pa. Maliban sa talk, ay pwede pa po namin kayong matanong. Alam namin na medyo busy po kayo, pero andyan po kayo for the teachers. Currently, sir, we have 1,500 teachers watching, and there's about 13,000 registered po for this webinar. Yung iba po nanonood sa replay, and napakaganda po ng kanilang mga reaction, sir, sa inyong webinar. Sobrang dami, sir, na pumapasok na sobrang na-appreciate, sir, talaga yung boses nyo. Ang lamig daw, sir, gusto nilang mag-jacket. Ang ganda-ganda daw, sir, ng boses. So sige, sir, magtatanong lang po ako. Isa po sa mga na-post na questions, sir, is tinatanong po nila, sir, yung opinion nyo daw po. Paano daw po ba talaga maha-harness yung use ng radio, yung power ng radio, lalo na po when you use it for education? If meron po kayong opinion on that. Malaking opportunity na yung radio ay magamit na i-offer natin sa DepEd, lalo na sa basic education. Of course, alam natin na 13 levels yan, ano, from K to 12. So, hindi lahat ng mga levels na yan ay angkop na gamitan ng radio. Okay. Dahil nga, for the ears only ang radio. Maliban na lamang kung samahan siya ng iba pang medium. Pero kung radio lang, hindi katenga lang ang gagamitin ng estudyante, baka mas bagay siya dun sa matataas na mga level. Kasi ang radio nakakapag-create na nakaka-stimulate ng imagination, nakakapag-create ka ng stories good for part of the lesson. Pero hindi for complex concepts, mathematical concepts, scientific concepts. Pero pagka stories, literature, history, culture, yung mga bagay na yan, talagang bagay na bagay na gamitan ng radio. We are currently working, meaning FEBC, we're currently working with DepEd para makabuo ng isang way to for DepEd to use radio stations. In fact, lahat ng KBA, lahat ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, member stations, ay involved dito. So we want to say, DepEd, we are here, we want to serve, we want to be a part of the blended learning project concept. Paano kami ba nakatulong? So pinag-usapan yan even now as we speak. And a committee was formed last week to discuss the details of how it can be done. So in a few weeks, we should be able to come up with the solution. Mga teachers, kung paano talaga magiging uniform standard yung mga paraan ang paggamit natin ng radio. Hindi lang yung mga may internet, pero kung walang internet, paano naman ang radio lang ang kaya. Then, abangan natin yung strategy, yung plano ng integration na lalabas na. Opo, exciting! Ma'am Bichet? Sir, dahil po sa sinabi nyo ay mas marami na pong teacher ang na-excite na mag-radio. May tanong po sila sa inyo kasi po yung voice niyo daw po is napaka-soothing sa ears. Yung iba po nag-comment, may healing power daw po yung voice niyo. Ayan, sir, tip naman po for us, paano daw po magkakaroon ng ganyang kagandang boses sa radyo? Maraming salamat naman. Yung healing eh.
kung narinig ninyo yung tatay ko, ay lalo na. The voice, ang gamit ng boses, whether teacher ka or broadcaster ka, o voice actor, ano man ang gamit mo, public speaker ka, politician, or statesman, ang gamit ng boses mo, dapat mo na yung natural. Your natural voice is your best voice. Huwag mo siyang baguhin, huwag mo siyang artehan, unless at least na pa. Ay, wow. But embrace your natural voice kasi ang may bigay niya ang Diyos. So, hindi mo na siya kailangan pagbukit. Ang gamit mo noon ay dapat masimula na sa pagpamatay na sarili mong health kasi voice is part of your physical body. So, pag hindi mo iningatan ang katawan mo, hindi mo may iningatan ang boses mo. Keep that in mind. Health, it is one of the best ways to keep your natural voice effectively talking to people. At make sure you realize na pagka gumamit ka ng boses mo, the words you say may be effective or not effective depending on the voice or the tone that you use. Kaya dahan-dahan ka sa paggamit ng tone. So learn to speak moderately, learn to speak softly, learn to speak firmly. Hindi mo binabago ang boses mo, binabago mo ang tone na galing sa loob. So use your natural voice, do it in the context of your conversation. Pagkakailangan makasan ang boses para tumahimik ang mga bata, lakasan mo rin. Pero pagka nakasigaw ka na, iba ba mga hirap yung nakasigaw ka na the whole hour. So be natural, take care of your voice, your body, and use your tone wisely according to the context of the conversation. Wow. Siguro sir, hihingi po kami sa inyo para po sa lahat ng mga teachers po na nanonood, hoping that kakayanin po talaga, magamit po talaga namin ang radio for reaching our students. Baka po may final message po kayo of inspiration po para sa kanila. Kung ako ay hindi naging broadcaster, I would have been a teacher. Kasi yun ang ating vision, yun ang ating mission in life is to mentor communicators. And that involves teaching. Teaching is something na gustong-gusto kong ginagawa. I derive great pleasure from teaching. Just like you, kayong mga kasama natin sa usapan ngayon. Whether nasa Luzon kayo, Visayas, or Mindanao, teaching is one of the noblest vocations of all. At gusto ko sanang i-encourage ang bawat isa sa inyo to, first of all, before you go into radio in a serious way, kayo mismo, learn to listen to radio critically. Ibig sabihin, pagka nakikinig kayo sa radio, hanapin ninyo yung mga bagay na pwede ninyong komentuhan. Bakit mas magaling itong isang radio station na ito kaysa ito sa isang radio station? Bakit mas mahusay mag-communicate yung isang broadcaster kaysa yung isang broadcaster? Bakit mas maraming following? Bakit mas malinaw dito? Bakit dito parang walang sinasabi isang oras na? So learn to listen critically. And wag lang kayo nakikinig na parang binuksan mo yung radio na bahala na. Yun yung gusto mo lang na makapakinig ng music, gusto mo lang mahele. Yun yung narcotic effect na ikinoment ng isa sa inyo. Yes, meron parang na nagpapaantok na lang. Well, that's one way to use radio. Pero para sa mga teachers, ayaw nating antokin ang ating mga tinuturuan. So,
connection is one of the first things you want to be aware of. Establish your connection with the story, katulad ng ginagawa ninyo sa klase, ganun din sa radio. And then the conversation. Take the connection further at learn to converse, learn to discuss, learn to interact with students. Kahit sa radio, pwedeng gawin nyo na. And then look for the moment when we can introduce change in the life of the students. Yes. Connection, conversation, change. And yeah. Your teachers, our teachers ngayon, are the frontliners. Talagang nagpahinga tayo ng matagal, pero ito, sasabak na tayo. Opo. And I wish you all the very best in embracing blended learning. Itong most essential learning competencies ay kailangan i-embrace natin as the new challenge for the new teacher. God bless you. God bless po. Salamat po. Thank you so much for the time. Salamat po, Sir Efren. Thank you po. Bye. We'll post. Ipo-post po namin ulit yung interview. We'll just do some adjustments sa audio para po kung na-miss nyo siya kanina, mapanood nyo. Kasi ang ganda. Opo. Ang ganda ng tips niya. Ang ganda po ng lahat ng sinabi niya. Tsaka yung encouragement niya sa dulo, Ma'am Grace. Yes. Na gusto niya pala magturo. Oo, no? Teacher by heart din teacher pala si din sir. Pala siya by heart. Opo. Tapos, Ma'am Grace, ano po ang second password? Bigay na po natin. Ang ating password, huwag nyo pong kakalimutan. 0624. Okay, pangalawa yon. Yung una, panoorin nyo po yung kanina. Okay, ulitin ko lang ha, 0624. Okay, so when you enter that, dalawang words po bale. Yung nauna, space, tapos ito, 0624. Okay, so if you like po pala, please listen naman po to Sir Efren. Meron po siyang show, yung Oras na Pilipinas, sa 702 DZAS sa Ortigas po sa Manila. Meron din po siya nung sa Care 104.3 The Way FM tsaka po sa Cebu, sa FEBC Cebu every 3 to 5pm Monday to Saturday, yung Times of Refreshing. Maganda po yung mga music doon. Pinapakinggan ko yung pang-refreshon sa hapon, no? So, if you'd like to, to follow po, no, si Sir Efren. Okay, so, we'll be giving you some announcements. Magpo-post po kami sa Facebook ang bagong announcement para po sa mechanics at saka yung mga bumagsak po sa test, no? Okay. You would like to watch this, gusto niyo po tong panoorin, no? So wag niyo pong look at our we will be posting a new video at panoorin niyo na lang po kasi kukulangin po tayo sa oras. Okay, so ngayon po ibigay ko na po yung kay Ma'am Gretchen yung ating air para po makapagpabao na po sa atin si Ma'am Gretchen dito sa Teacher's Takeaway. Samahan natin si Teacher Gretchen sa pabaon niya sa atin ngayong linggo dito sa Teacher's Takeaway. Verbal or non-verbal? Verbal means the use of the mechanics of voice, and non-verbal, maybe it's a facial expression, body movements, emotions, posture, etc. According to Phil Cook, isa po siyang blogger at isa rin po siyang manunulat online, everything communicates a message. Even when you think you are not communicating, it communicates a message. So what is the bottom line? We all carry a message that needs to be communicated. Our life communicates a message to people around us. Now the question, are we communicating good or bad message? In 2 Timothy chapter 2 verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed of, who correctly handles the word of truth. Sa atin pong mga teacher, ang ating buhay, ang ating personal na buhay communicates a message also to our students. Malaki po ang nire-require sa atin. Sabi po sa layman's term, a teacher must be high in moral or high in morality lagi, no? Naalala ko yung advice sa akin ng aking unang employer
Gretchen, pagsuot mo yung uniform mo, tandaan mo lagi that it always reflects yung nire-represent mong company. Kaya, kahit hubarin mo yan, nandyan pa rin yan sa'yo, sa personal na life mo. Sana po mga kaguro, patuloy tayong magsumikap para po tayo ay patuloy na maging approved sa eyes po ng ating mga students, sa eyes po ng ating mga co-workers, higit sa lahat po sa eyes ng ating Panginoon. Let's always carry the good action, the good words, the good thoughts in us, this high morality among us teachers. Because our life is our message to all. Kaya po sa ating pagtatapos, kayo pong lahat ay ini-invite ko, let's all pray for encouragement to everybody. Thank you Lord, salamat po sa araw na ito, isang matagumpay na linggo ang pinagkaloob niyo po sa amin through our speaker, Sir Efren. Lord, sa lahat po ng nakinig, nawa po'y patuloy kami naging inspirado sa amin pong goal ngayon at sa mga susunod na araw to use the power of radio in education. And Lord, allow us, help us to make our life the best message that we could share to our students, to our co-teachers, to your people, to your community. Thank you, Lord, for this, and we glorify your name. Jesus, our Lord, God, and Savior. Amen. Okay. So, isang linggo na naman po ng inspiradong pagtuturo para sa ating mga guro. Sana po ay natuto kayo. Sana po ay kayo po ay na-inspire ngayong linggo. Ma'am Gretchen? The starstruck talaga tayo kay Sir Efren. Oh. Parang yung boses niya talagang pati tayo dito nilalamin. Oo, giniginaw din kami dito. Nako, mas marami pa po tayong mga magagaling din pong speaker katulad ni Sir Efren sa mga susunod po nating session. Opo. So, siguro dito tayo magtatapos ngayon. Again, no, magpo-post po kami ng video. Para po sa hindi nakapanood sa umpisa, ito naman po ay recorded. So, balikan nyo lang po, no? Pwedeng-pwede niyo pong balikan at i-review niyo po yung buong show. Yun pong interview ni Sir Efren, ipo-post din po namin siya individual. Iayos lang po namin yung audio if yung iba po daw ay hindi masyadong nakakinig, no, nung audio na 'yan. So, dito po kami magtatapos ngayong linggo. Nakadalawang linggo na po tayo. Yay! Third week natin next week. Maraming salamat po pagsama sa amin ngayong linggo. Ako po si Ma'am Zelmike. At ako po si Ma'am Gretchen, no? Ito po yung iiwan naming kanta sa inyo ngayong linggo. I have seen valleys, the lowest of lows. I have felt hard would not let go. I have been shaken deep in my soul, and I have been broken more than you know. But here I am still standing, so believe me when I say, if you shatter deeper, he'll give you a song.
you shatter every piece of you that's on the floor, he can restore. And after, you'll be even stronger than before, he can restore. If you shatter every piece of you that's on the floor, he can restore. And after, narinig mo ang inspiradong pagtalakay ni Teacher Zycel Mike at Teacher Gretchen Nokos patungkol sa pagtuturo. Kung may mga katanungan, suhestyon o opinyon ka patungkol sa topic ngayong umaga, maaaring mag-text sa 0946-763-9858, 0929-359-4298 at 0915-931-7184 o magkomento sa aming Facebook page sa Care 104.3 DWAY-FM. Tumutok muli sa susunod na linggo para sa panibagong edisyon ng Inspiradong Guro. This is Far East Broadcasting Company Philippines, celebrating 72 years of communicating Christ in our world, on air and online. 1116 DXAS Zamboanga City, 1162 DXKI Coronadal City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1197 DXFE Davao City, 106.3 DZRK Quezon Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1143 DZMR Santiago City, Care 104.3 The Way FM Legazpi City, 98.7 DZFE Metro Manila, and 702 DZAS Mega Manila. Our message is Christ, our hope, our life. You are God.